Heavy Vehicle, Articulated, LTO Exam Reviewer, by Mr. Chaong. Tagalog, kaya madaling maintindihan. Ito yung DL code na CE na dating Code 8. At ito po ang Part 2. Mr. Chaong, paalala, maaring iba ang mga tanong o hindi sunod-sunod ang inyong matutunghayan sa araw ng inyong pagsusulit sa LTO. Kaya, mabuting dagdagan pa ang pag-aaral o maghanap pa ng ibang source of reviewer para mas mataas ang tiyansa na makapasa sa inyong eksaminasyon sa LTO. Ano ang dapat natandaan kung magpapalit ng fuse ng sasakyan? A. Palitan ang fuse ng mas mataas na ampere. B. Huwag palitan ang ampere. C. Huwag palitan ang voltage. Tamang sagot, B. Huwag palitan ang ampere. Kailan maaaring mangyari ang pagbaliko ng trailer? A. Sa hindi maayos na pagpreno. B. Sa biglaang pagbilis ng sasakyan. C. Sa paglampas sa itinakdang bilis. Tamang sagot, A. Sa hindi maayos na pagpreno. Ano ang pangunahing gamit ng AC condenser? A. Pinapalamig ang refrigerant or freon. B. Pinapalamig ang loob ng sasakyan. C. Pinapalamig ang expansion valve. Tamang sagot, A. Pinapalamig ang refrigerant or freon. Mabuti bang magpalit ng kambyo habang nagmamaneho sa baha? A. Oo, upang mabawasan ang sasakyan sa baha. B. Hindi. Maaring pumasok ang tubig sa makina. C. Oo, upang maiwasan ang pagkasira ng makina. Tamang sagot, B. Hindi. Maaring pumasok ang tubig sa makina. Ano ang maaaring mangyari sa likidong kargamento kung bigla kang hihinto? A. Ito ay tatalbog pataas at pababa at masisira ang shock absorber. B. Ito ay papagilid at itutulak nito ang sasakyan patungo sa gilid. C. Itutulak nito ang sasakyan pasulong. Tamang sagot, C. Itutulak nito ang sasakyan pasulong. Paano mo malalaman kung nakalock na ang fifth wheel sa trailer? A. Sisilipin ang ilalim nito. B. Bahagyang hilahin ang trailer habang nakapreno ito. C. Agad hilahin ang truck para masuri kung nakalock ang coupler. Tamang sagot, B. Bahagyang hilahin ang trailer habang nakapreno ito. Ano ang dapat mong gawin bago lampasan ang higit na mahabang truck sa highway? A. Pailawin ang headlight ng 2 beses bago lumampas. B. Tignan ang 2 lane at mag-ingat sa iba pang motorista. C. Bilisan ang takbo. Tamang sagot, B. Tignan ang 2 lane at mag-ingat sa iba pang motorista. Kung magtatanggal o magkakabit ng trailer, ano ang dapat mong unang suriin? A. Nakapreno ang trailer. B. Gumagana ang ilaw. C. Ligtas ang mekanismo ng tilt cab. Tamang sagot, A. Nakapreno or nakatigil ang trailer. Ano ang dapat mong gawin kung paparating sa tawiran ng tao? A. Dumiretso lamang maliban kung nasa tawiran na ang mga tao. B. Humanda sa pagbagal at paghinto. C. Bilisan ang takbo at madali ang lumagpas. Tamang sagot, B.
humanda sa pagbagal at paghinto. Ano ang dapat mong pag-uugali kung may driver na biglang sumakop sa iyong lane na nagdulot ng biglaan mong pagpreno? A. Maging mahinahon at huwag gumanti. B. Mag-overtake at bumusina. C. Pahintuin ang sasakyan at pagpaliwanagin. Tamang sagot, A. Maging mahinahon at huwag gumanti. Anong mga mababang istruktura sa daan ang walang nakalagay na babala tungkol sa taas nito? A. Waiting shed. B. Kable ng kuryente. C. Paskil ng tindahan. Or D. Lahat ng nabanggit. Tamang sagot, D. Lahat ng nabanggit. Para mahiwalay ang trailer, kailan dapat tanggalin ang linya ng hangin? A. Dapat tanggalin ang linya ng hangin pagkatapos matanggal ang fifth wheel. B. Dapat tanggalin ang linya ng hangin bago matanggal ang fifth wheel. D. Dapat tanggalin sa hapon lamang. Tamang sagot, B. Dapat tanggalin ang linya ng hangin bago matanggal ang fifth wheel. Ano ang mapanganib sa lugar ng isang tumatakbong sasakyan? A. Direkta sa harap ng sasakyan kung saan hindi ito makapagpreno ng ligtas. B. Ang sasakyan ay nasa matarik na kurbada. C. Wala sa pagpipilian ang tamang sagot. Tamang sagot, A. Direkta sa harap ng sasakyan kung saan hindi ito makapagpreno ng ligtas. Bakit mahalaga ang pantay na pagkakalagay ng bigat ng mga kargamento sa trailer? A. Upang madali itong madiskarga. B. Upang maging matatag ang kargamento. C. Upang magkasya ang iba pang kargamento. Tamang sagot, B. Upang maging matatag ang kargamento. Kailangan bang kalsuhan ang gulong ng trailer kung ito ay iiwan? A. Hindi, dahil nakahinto naman ito. B. Oo, ang mga trailer na nakaparada na walang parking spring brake ay dapat kalsuhan ang mga gulong upang hindi gumalaw. C. Hindi, dahil may nagbabantay naman. Tamang sagot, B. Oo, ang mga trailer na nakaparada na walang parking spring brake ay dapat kalsuhan ang mga gulong upang hindi gumalaw. Ano ang una mong dapat gawin sa isang road crash kung saan may mga taong sugatan? A. Buksan ang hazard warning light. B. Subukan painumin ng gamot ang mga sugatan. C. Ilayo ang mga sugatan sa kanilang mga sasakyan. Tamang sagot, A. Buksan ang hazard warning light. Ano ang iyong gagawin kung may makita ka na tumatalbog na bola patungo sa kalsada? A. Magpatuloy sa pagmamaneho sa parehong bilis at pailawin ang headlights. B. Bilisan ang pagpapatakbo. C. Magdahan-dahan at maghanda sa paghinto para sa mga bata. Tamang sagot, C. Magdahan-dahan at maghanda sa paghinto para sa mga bata. Ang iyong truck ay may hinihila na ibang sasakyan. Ano ang iyong dapat gawin
kung napagtanto mo na mas mabilis kang makakarating kung dadaan ka sa expressway. A. Gamitin ang expressway at magbayad ng doble. B. Gamitin ang highway at magpabilis ng pagpapatakbo. C. Ipinapayong gamitin ang expressway dahil makakaharang sa kalsada. Tamang sagot, C. Hindi ipinapayong gamitin ang expressway dahil makakaharang sa kalsada. Kailan dapat lagyan ng kingpin o drawback lock ang iyong trailer? A. Kung iiwan ito na walang bantay. B. Kung magmamaneho sa highway. C. Kung kaunti lang ang laman nito. Tamang sagot, B. Kung magmamaneho sa highway. Ang iyong sasakyan ay mayroong engine management system habang umaandar ang makina. Bakit hindi mo dapat apakan ang silinyador? A. Mag-aaksaya lang ito ng gasolina. B. Gagana ang parking brake. C. Hihinto ang sasakyan. Tamang sagot, A. Mag-aaksaya lang ito ng gasolina. Ano ang ibig sabihin ng green band sa takometro ng sasakyan? A. Ang pinapayagang RPM para magkapalit o makapagpalit ka ng kambyo. B. Ang pinapayagang voltahe ng sasakyan. C. Ang pinapayagang fuel displacement. Tamang sagot, A. Ang pinapayagang RPM para magkapagpalit ng kambyo. Dapat mag-ingat upang maiwasan ang pagtagas ng diesel. Masyado itong madulas at nagdudulot ng malubhang peligro sa kalsada. Lalo na sa A. mga bus, B. mga motorsiklo, C. mga traktor. Tamang sagot, B. mga motorsiklo. Ano ang pangunahing dahilan ng pagkasira ng kalsada? A. Dahil sa lumang gulong. B. Dahil sa mga bagong gulong. C. Sirang suspension. Sobrang bigat na kargamento. Tamang sagot, C. Dahil sa sirang suspension at sobrang bigat na kargamento. Bakit mainam na planuhin ang iyong biyahe upang maiwasan ang rush hour? A. Makakatulong ito upang lumuwag ang daloy ng trapiko. B. Gagamit na higit na maraming krudo. C. Hindi ka maiinitan sa biyahe. Tamang sagot, A. Makakatulong ito upang lumuwag ang daloy ng trapiko. Alin sa mga sumusunod na sasakyan ang malamang magdulot ng matinding pinsala sa mga kalsada? A. Mga bisikleta. B. Mga motorsiklo. C. Mga truck. Tamang sagot, C. Mga truck. Ano ang haba ng distansya kontra oras na tinakbo? A. Dami ng karga. B. Bilis ng takbo. C. Temperatura. Tamang sagot, B. Bilis ng takbo. Bakit dapat manatili sa parehong bilis ng takbo sa malayong biyahe? A. Hindi gaganda ang konsumo sa krudo. B. Magiging maayos ang pangkahalatang oras ng iyong biyahe. C. Upang hindi mapagalitan ng pulis. Tamang sagot, B. Magiging maayos ang pangkalahatang oras ng iyong biyahe.
Ang bus na nagmamaneho sa karaniwang bilis na 60 km per oras ay makakarating sa kanyang destinasyon na may layong 540 km sa loob ng A. 7 oras, B. 8 oras, C. 9 na oras. Tamang sagot, C. 9 na oras. Ang ibig sabihin ng senyas trapiko na ito ay A. Ang timbang ng axle ay hindi dapat hihigit sa 2 tonelada. B. Ang bigat ng kargamento ay hindi dapat hihigit sa 2 tonelada. C. Ang gulong ay hindi dapat hihigit sa 2 tonelada. Tamang sagot, A. Ang timbang ng axle ay hindi dapat hihigit sa 2 tonelada. Hindi na pinahihintulutan ang paggamit ng R12 para sa mga aircon ng sasakyan. Ang R12 ay isang uri ng A. diesel, B. brake fluid, C. freon. Tamang sagot, C. freon. Sa larawang ito, aling seksyon ang service brake chamber? Section A, Section C, Section B sa larawan? Ang tamang sagot, A, Section A. Aling larawan ang nagpapakita ng tamang paglagay ng dunnage kung ang kargamento ay bakal na tubo? A, B, o C? Tamang sagot, ang larawang letter A. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng tamang pagkakalagay ng kargamento? Mga larawang A, B, or C? Tamang sagot, ang larawang letter B. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na ito? A. Suriin ang iyong gulong. B. Bawal ang mga truck. C. Malambot ang bangketa o gilid ng kalsada sa unahan. Tamang sagot, C. Malambot ang bangketa o gilid ng kalsada sa unahan. Heavy Articulated, LTO Exam Reviewer by Mr. Chao. Tagalog ito at madaling maintindihan. Don't forget to like, share, and subscribe. Share nyo pa sa mga kilala nyo upang makapag-review sila bago ang pagsusulit sa LTO. Tandaan, hanapin ang hashtag Mr. Chao or Mr. Chao. God bless and good luck sa exam.